Aabot na sa halos 5,000 ang mga nagparehistro para sa vaccination ng mga batang 5 hanggang 11 taong gulang. Unang inaprubahan ng Food and Drug Administration o FDA ang Emergency Use Authorization ng COVID-19 vaccine para sa mga batang nabibilang sa nasabing age group. Kung naalala po ninyo, isa sa mga pinakauna nating bakuna na na-approve for EUA sa Pilipinas ay yung Pfizer, at sila rin po yung ginagamit natin ngayon sa 12 years old pataas. And ito pong end of November, nag-apply na rin po sila sa atin ng Emergency Use Authorization for use of Pfizer 5 to 11 years old. Ito pong bakuna na ito ay ginagamit na po sa mga bata sa maraming bansa, katulad po sa US, sa Europa, at saka po sa Canada. Nilinaw rin ng FDA na mild lamang ang mga adverse effect ng bakuna sa mga batang kabilang sa nasabing age group. Rates of vaccination outweigh the known and potential risks. Mataas din po yung kanyang efficacy rate, above 90%, sa mga batang 5 to 11 years old. And at the same time, yung pong nakitang adverse events doon po sa clinical trial ay very mild lamang po, no? Katulad lamang ng ibang bakuna na natatanggap ng mga bata. So konting siguro po may sinisinap, konting pananakit doon sa area ng injection, pero wala pong nakitang any unusual or important safety signals. Si Merlin, sang-ayon na dapat na rin simulan ang pagbabakuna sa mga bata. Okay lang din sana kasi sa kalusugan ng Manila niya. Kasi yung 6 years old ko, pinabakunahan ko yan ng yung tigas at saka yung ano ba ba yung isa? Yung anti-tetanus ngayon. Opo. Yung bagong ano ngayon? Bakuna. Kasi lahat na bakuna naman mula nung maliit na sila yan. Ano sila ng alaga sila ng center yan? Yun nga lang ay may ilan pa ring duda, gaya na lamang ni Francis. Kayo nga ma'am, yung iba sa atin nilagnat. Di ba, nagkaroon din ng ano, parang rashes. E paano pa pag dun sa bata yun? At least tayo ma'am, mandal natin agad yung mga bata yung iba. Iaanunsyo pa lang ng City Health Services Office o CHSO ng Baguio City ang schedule para sa pagbabakuna. Jada Belador para sa Luzon Headlines.